Magandang araw po. Ipapakita ko po sa inyo ang mga bago ko pong paso para sa bonsai ko. Ipapakita ko po saan galing ito. Naghanap ako ng nagbebenta ng surplus na paso. Ito po, dito ko po binili ang mga bago kong paso. Ito po ay Japanese surplus na tindahan. Bebenta po sila ng klase-klaseng mga gamit. Nanyo, maganda ito na gawing paso. Ay hindi paso talaga, ito po ay bawal. Ito po lahat ang mga klase-klaseng paninda po. Ngayon, ito na po yung mga nabili ko doon sa tindahan. Lahat po itong mga paso ay walang butas po sa ilalim. Gawan ko po ng paraan paano maglagay ng butas sa ilalim ng paso na hindi nababasag. Nag-research po ako paano maglagay ng butas sa ilalim. Bumili po ako ng 4 na paso sa halagang 150 pesos. 50 pesos po talaga ang halaga ng isang pot. Ang may-ari po, binigyan po ako ng 1 libreng pot. Sa tingin ko po, itong mga bago ko pong paso ay napakaganda para sa bonsai ko. Gawa po ng butas sa paso, kailangan po natin ng lupa. Ito po natin ilalagay yung mga paso. Kailangan po lagyan ng lupa ang loob ng paso at idiin para po sumikip ito. Pagkatapos po, iposisyon po yung paso na nakataob at ilibing po ng kaunti sa lupa. Ngayon po, nag-try po ako na gamitin itong power drill gamit ang malaking tusok. Tingnan po natin kung mabubutas ba nito yung paso. Matigas po at natatakot ako baka mabasag itong paso. Bukan ko po itong maliit na tusok, baka po pwede ito na makabutas. Talagang hindi po po pwede. Gasgas lang po yung nagawa ko sa paso. Maghanap ako ng ibang paraan paano ito mabutas. Gagamit ako ng maliit na pako at martilyo. Ang pako po ay tumagos at hindi nabasag ang paso. Yun, may maliit na nabutas. Gagamitan ko na ng power drill para lumaki po yung butas. Yun, tumagos na yung pangtusok sa power drill. Tingnan nyo po, successful po. Nakagawa po ako ng 2 butas na hindi nabasag ang paso. Ngayon ang 2 paso na naman. Gagamitin ko po yung successful na paraan sa paggawa ng butas sa paso.
Ngayon, madali na lang po ang paggawa ng butas sa paso na hindi ito nababasag. Ito po yung tamang proseso sa pagbutas ng paso. Ito na po yung mga gagamitin kong paso sa mga future bonsai ko po. Nag-i-enjoy po ako sa paggawa ng mga eksperimento sa bonsai ko. Sa future po, gagawa po ako ng pinakamagandang bougainvillea bonsai. Kung napanood po ninyo yung mga previous videos ko, makikita po ninyo na nag-i-improve po ako. Mula sa pagtanim na galing sa sanga, at sa pag-wiring, at sa paglagay ng moss, at sa pag-repot. Handa na po itong mga bagong paso para sa bonsai. Pipili po ako ng una kong gagamitin na paso. Ito pong kulay brown yung una kong gagamitin. Next video ko po, ipapakita ko po sa inyo paano ko ginawa ang ikatlong mini bougainvillea bonsai. Ito po yung ikatlo ko pong mini bougainvillea bonsai. Gamit ang magandang paso. Hintayin po ninyo yung next video ko po. Kung nagustuhan po ninyo, suportahan po ninyo yung channel ko po. Salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.